Mga ganito niya guys, nagkulay na. So napagod na sa kamamatay sa too much sun exposure yung mga dahon, nagkulay talaga. As in, nag-darken na sila. Ayan. Isipin nyo ha, umuulan pa nung past, but that's how it looks like kahit sa mga nagdaang ulan. And during the past few weeks, kawawa talaga to. Habang naglilinis today, nakita namin itong Tobacco cardboard. Ito yung mga naririnig kong tawag nila dito. Basta makapal siya guys, and glossy po siya kapag nalinis ng maayos. Pero hindi siya natanim. This is the mother plant, and I'm surprised na nagkaroon siya ng dalawang shoots. Ito, tapos ito. Hindi siya nakatanim guys, as in tumubo lang dyan. So kawawa naman pag pinabayaan. Definitely mapapropagate ito. Yan, hindi to na-discover kung hindi nalinis yung mga vining plants that are over there. So, ayan guys, I have finished this one. Ayan, naputol ko siya. Yung isa binalik ko kasi wala pa siyang roots guys. Ito lang yung ready. And now, meron na naman akong mini-mix. Ayan, eto, for the aglonema. Kasi meron akong kailangang i-transfer na aglonema. Nasa na ba yun? Nawala. Ah, yun. So, naubos na yung mix dito, guys. And hindi naman yan for aglonema. Wala naman yung soil. So, I will be transferring this. Ayan, kasi tingnan nyo yung potting media niya. Ayan. Diba? It's not really that nice na. So, di naman nakapagtataka kasi nung tininim namin yan dyan, one leaf lang talaga siya. And now it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na siguro. Mag-11 na yung leaves niya or mag-12. So, yun. Ang laki ng progress kaya kailangan na ding palitan yung mix kasi overused na. So, eto from Sir Lagura, itong mix na meron kami. Meron daw tong black soil, guys. Pero, I added something. Ito. Sa old na to. Part pa to nung mga mix na ginamit ko nung nakaraan na nakapag-propagate ako ng marami. So, ito yung gagawin ko today. So, I have been eyeing to do this for quite some time. Ngayon ko lang siya magagawa. Pero, I don't know how to do it na makikita nyo. I don't think kaya. Andun pa kasi silang dalawa. So, ayan. Let's just continue with here. Ayan, mas malaking pot yung ginamit ko. Isa to sa mga nabili ko nung nakaraan. Alisin ko lang tong mga strands ng sako, guys, na andito. Siguro, hindi ko na may papakita paano ko siya gagawin, but I will be showing it to you definitely right after. So, nag-add na rin pala ako ng butas dyan. Ayan, oh. Diba? Nag-add ako ng butas kasi wala lang gusto ko. Tapos ito, of course, sa base. And then, let's do it. Ito na nga pala yung itsura ng roots niya, guys. Ayan, oh. Pero, super, ano na yung soil. Nagbubuo-buo na. Antagal na rin naman ito. Kailangan ko lang tong alisin. So, pwede na tayong magtanim. And, here it is already na yan. I love the mix, guys. Yan yung mix na bagong gamit siguro. Kasi, usually, or lahat, most of the mix that we have here from Sir Lagura talaga. May mga maliliit pa dyan, oh, hindi pa nakaayos. So, guys, nailabas siya kasi lilinisin yung part na andon. Kasi, yung mga heliconia, yan, masyado na silang tumutubo sa kung saan-saan. And parang, hindi na sila maganda. Di naman nagka-flower. Once lang siguro. Kaya inilabas na muna to. More on shoots lang to guys. Mga maliliit.
Ayan, pero hindi pa nakukuha, hindi niyo pala nakikita. Ayan, oh. So, here's what I'm doing. Naubusan ako ng mix, guys. Okay lang ba siya sa size ng pot? Wala lang. I think it's high time na bigyan ko siya ng mas malaki-laking pot. And, ayan, meron na palang bagong dahon na papalabas. It's so exciting. And, meron pa akong ireripat na isa. So, sinipag tayo today. Ayan. Mag-a-add lang ako. Kailangan kong mag-mix ng bago. So, kumuha pa ako. Kasi, ayun, alam nyo naman, malaki yung pot. So, kakailanganin ng mas maraming soil. Alam nyo na. Mahirap talaga, guys. Hindi nyo makikita kapag etong ganito, oh. Ah, walang maghahawak ng camera yung mga ganun. Hindi tayo artista dito. Sariling sikap, ha? I need to pause this one para matapos ko to. Hindi ko to matatapos if I'll just continue on holding this. Stay right there. Yan yung naalis kong soil from my green bowl. Ayan na siya, guys. So, okay na to. Na-add ko na yung mix na bago para enough na sa kanya. Tapos, ito, kailangan ko siyang i-repot kasi tingnan nyo. Tingnan nyo yung soil, guys. So, masyadong matagal hinintay na dumami yung dahon nito. And alam nyo ba, itong mga parang sunog-sunog dito sa taas, ito yung mga dahon nung mga vining na merong watermelon na bunga, yan, nung inalis namin, nung nagbabaklas kami, tumatama dito sa mga dahon. And I didn't expect na nagiging ganyan yung resulta. Parang acidic yung dahon pag namamatay or ano ba. So, yan. Hindi ko na may papakita paano ko siya gagawin, but I guess you know how naman. Basta, I'm showing you the mix that I will be using and ilipat ko siya ng pot. So, this one is a terracotta pot, so overused. So, maglilipat tayo and hanap tayo ng ibang pot. I think yung mga black pots na andito would be nice. So, okay lang for the size. Yun lang, magpapalit lang talaga ng mix kasi masyado nang matitigas yung mga yan. Isipin nyo ha, umuulan pa nung past, but that's how it looks like kahit sa mga nagdaang ulan. And during the past few weeks, kawawa talaga to. So, ayan. Hindi ko alam, ordinary aglonema lang to. I'm no for sure. Maraming mas magaganda, but I still find beauty in the ordinary. So, ayan. I'm planning to use that pot, guys. Hindi pala siya kasha. So, eto na lang old pot ng green bowl yung gagamitin ko. So, recycling na naman tayo dito. Hindi nga siya kasha eh. So, kapag sinisipag ka nga naman, oh, diba, lubos-lubusin mo na. So, this is from my sister. Sabi niya, kumuha ako ng shoot. So, ayan. Sobrang hirap alisin ng mga roots, guys, kasi ang pipino pala niya. So, eto, nakakuha na ako. And, ayan, natanim ko na, oh, diba? Tapos, yun, na-replant ko na. Ang dami ko pa sanang plano dito, guys. Pero ito, ipabalik ko pa to. And then, she gave me one. This. Oh. Yung mga ganito niya, guys, nagulay na. So, napagod na sa kamamatay sa too much sun exposure yung mga dahon. Nagkulay talaga. As in, nag-darken na sila. Ayan. I'm so happy. Yan yung mga natapos ko ngayon, guys. The green bowl and yung isa pang aglonema. What's the name of this one? Hindi po yan rare. So, for sure, marami sa inyo yung nakakakilala. Ito yung mga soil na naalis ko sa mga pots na ano, nirepot ko yung laman. So, ito naman, guys. Yung laman nito is itong dalawa. Ayan. So, inano ko na lang sineparate kasi magkaibang seedlings naman yan. So, ganyan kasi si mama nagtatanim before kasi sobrang dami ng seeds nung black marinia. So, ayan, nilipat ko na tigi-isa na silang pata. Tagal ako dito, guys. So, ayan, hapon na. So, ito yung itsura ng labas kasi hindi naman mainit. O, hindi naman mainit. Ito yung itsura ng labas kasi hindi naman umulan ngayong araw. And medyo malinis na dito sa part na to kasi naalis na yung heliconia. Yan, meron pang snail na umaakyat. So, hindi ko alam kung kailan ko ibabalik. But hopefully, may magawang paglalagay ng aglonemas dito. So, the vining plants, we really have to decide what to do with them. Kasi, tingnan nyo guys. As in, I think ready for propagation na ito. Lapitan natin ha, this one. Ay! Bali-bali ko dyan ha. Ito ba? I think no, ready na siya.
Oh, so po-propagate ko ba? Di natin sure. Ngayon na ba? Pero meron na siyang mga roots. Am I ready? Propagate natin. Sige na, one last for today. Before I end this video. So I think... Guy, propagate na ako ni William ga. Ha? William? Kare? Oh, pwede daw. So, yan. Paghahanap pa ako ng pot. What would be the pot that I will be using? Siguro, eto dito, pwede din itong lagyan ng aglonemas. Kaso lang mag-a-add na naman ng shading net dito. Yung perfect na area doon, kasi meron ng shading net, inalis lang yung heliconias na hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari. So, nag-add ako ng butas dito, guys. So, hinugasan ko siya. Unfortunately, nung deny kong butasin, ayun yung nangyari. So, ayan. No choice. Sobrang well-draining niya. Eto, nahirapan ako sa pagputol kasi haba na pala talaga ng roots. Ayan, oh. So, okay naman. Hindi ko na in-uproot yung entire mother plant. I just struggled in removing the longest roots na meron itong shoot na to, guys. So, yan. It's planting time. So, ayan, guys. I just finished this William. Tapos na. So, hindi ko na napakita. Pasensya. But, since I'm done, thank you so much for making it to the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please do not forget to click the subscribe button, tap the bell icon para notified kayo pag may bago kaming video. So, ito na lang muna for today. Ayan. Busy for today's video. So, kailangan ko na lang itong i-discard sa labas siguro to. Bye!